I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No one, say Bill, can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, go. Kailangan kong magpalakas ulit. Hindi ko sila kayang harapin kung hindi maibalik yung kapangyarihan na anong meron sa akin. Balik ko na lang sa iyo lahat yun. Kung orasyon tulog lang, kaya ko. Pero mabilis silang na nagigising. Orasyon tulog, di mo pa kaya. Mahina pang katawan mo. Yun sabi nga mo eh. Nga kanina. Balik ko na lang sa iyo lahat. Yun nga eh. Na-orasyonan ko kaagad yung isa kanina. Na mga nakaraang videos natin. Kaso lang, bigla siyang nagising. So, that means kulang pa talaga yung kakayahan natin at malakas na kapangyarihan, no? Ang isa pa dito, yung orasyon na pampalinis sa, pampaalis ng hypnotize or pampalinis ng isipan at puso nila. Nakuha ko din ba yun sa'yo? Nakuha mo rin. Kaya siguro nagbago ka. Kaya siguro nag-iba yung pananaw mo sa buhay. Kaya siguro lumabas yung pagkatotoo mong tao dahil nakuha mo nung sinuot mo yung ito. Sinuot niya yung ito, yun mga lords. Oh. Parang na-absorb ko? Parang na-absorb niya yung enerhiya nito at naging mabuting tao siya. At lumabas yung pagkatao niya. At naisip niya na may pamilya siya. Kasi kapag hindi siya kapag hypnotize lang siya, mga lords, wala siyang naiisip na pamilya. 'Di ba? Na nagigets niyo ba yung point ko? Lahat ng mga taong na-hypnotize, mga lords, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Pag nalinis na natin sila, bigla na lang tayong magtataka na maalala nila yung pamilya nila. Yun din yung nasa isip ko, mga lords, eh. Yun din yung nalagay sa aking pag-iisip, no, na bigla na lang naghimala, no, bigla na lang naghimala si Bullet na naisip niya yung pamilya niya, di ba? Nagtataka ba kayo niyan, mga lords, o hindi? Di, naisip ko lang. Sa papaano, anong dahilan kaya ginawa yun yung emperor? Ano kaya yung plano niya nun? Sa? Ginawa niyo sa amin yun? Hinihipnotize kayo, ginagawa kayong mga tauhan. Kumbaga, katulad ng ginagawa mo sa mga tauhan mo, di ba? Meron kang inuutos sa kanila, meron kang nilalagay sa orasyon mo para yung orasyon na yon, yun ang focus talaga nila. Di ba? Hindi ko na maisip bakit ko ginagawa yun. Oh, yun nga din eh. So, mabuti na lang, mga lords, at nakuha niya ito at sinuot niya ito at nagkaroon ng good elements, good spirit na pumasok sa kanya at naging malakas pa rin ito. Naging malakas pa din. At kahit pa paano, na-control si Bullet nito. Na-control si Bullet ng enerhiyang ito. So, nung nakita ko yung videos, mga lords, nung na umiyak si Bullet, ay talagang seryoso siya. So, pasalamat din tayo nito. Napakalaking tulong talaga nito dahil kung hindi niya ito sinuot, sigurado, yung Bullet na tigasin, yung Bullet na tawag dito, na mabangis, yun pa rin si Bullet hanggang ngayon. So, nagpapasalamat talaga ako dito dahil sinuot at kinuha niya ito. So, naging sakim, aminin natin na naging sakim din si Bullet, no? Naging sakim siya dahil kinuha niya ito para madagdagan yung kapangyarihan niya, pero hindi niya alam
na ito rin pala ang babago sa kanya, pananaw sa buhay, di ba? So nagkaroon siya ng tsansa na malinis yung, luminis yung kaluluwa niya, yung isip niya ay bumabalik. So ang tanging naisip na lang niya dahil sa sobrang galit siguro niya na gusto niyang makuha yung bata, yun. Diba, nung hindi pa niya nakuha ito, mga lods, galit na galit pa siya sa atin. At sigurado akong malakas din yung kapangyarihan talaga ni Bullet dahil matagal na, matagal itong naka-absorb sa kanyang katawan. Doon talaga ako parang na, ano eh, doon sa pagpako ko sa'yo. Oo. Doon ko na-feel na parang ano, wala akong karapatan na gawin yun. Mm-hmm. Doon pa lang sa pagpako ko, parang ano na, ano ba yung dito? Yung puso. Utak ko parang ano, na ba't ko to ginagawa? Sa anong dahilan ko to ginagawa? Siguro dahil galit lang ako sa iyong kapatid ko. O yung kamukha mo? Hmm? Pero wala naman akong karapatan gawin yun. Doon talaga ako parang na ano. Tapos nalaman ko na lang na dinama yung pamilya ko. Oo. Di ko talaga pala alam pa sin yung pangyayari na yun. Kagawa talaga akong para makagantis kanila. Di ba may kapangyarihan ka? Gagamitin natin yan laban sa kanila. Ang mahirap lang nito, kung saan talaga nilagay ng iyong emperador. Di ba sabi mo nakikita mo si emperador? Ano? Bibigay ko rin yun sa'yo. Eh, yung ano na lang muna. Baka hindi ko kakayanin. Sige. Yung... Kaya na ba ng katawan mo ngayon kung bibigay ko sa'yo? Susubukan natin. Kasi habang gumagalaw tayo dito at mayroon akong nasasalubong na mga nakakapa. Malakas sila eh. Malakas kaya mo na siguro yan ngayon. Kaya mo na siguro yan ngayon kasi yung katawan mo, okay naman. Malakas-lakas na. Oo nga eh. Di so, gaya nung nana, ano? Ay ko, subukan natin. Ay ko. Good. Sige. Ihanda ko aking sarili mga lods para sa ano, meron wala? Ang kamay mo. Medyo okay na. Medyo mabilis yun nung siyang naghilom. Rasyonin ko naman yun ng pampamanhid kasi wala tayong ano, walang gamot. Gamot na, pero may mga ano dito. Wala lang ako masyadong alam sa mga halaman dito. Anong gamot? Yung bata kayo na sinasabihan yung pangkayayan. Sana hindi pa sila magbalik dito. Ano? Wala nga na natin. Bilisan niyo, baka magbalik na sila. Ibalik mo sa akin yung kapangyarihan ng ano para mapalakas ako. So ibabalik sana mag-work ito mga lods ha. Subukan na. Ano? Nag-aalangan ako, parang nag-aalangan ako ngayon eh. Subukan mo na lang. Sige. Hawakan mo to at... Sigurado ka? Kaya mo na? Subukan natin. Na niyo. Umpisan ko na niyo.
sana magising ka agad siya. Parang may ano. Tabo ko na siya. Thank you.
Anong nangyari? Gising ka na pala. Anong nangyari? Ha? Anong nangyari? May matay ako. May matay ba? Uy! Anong nangyari?